Hello everybody, welcome to Sirtuous Accounting Lessons PH, and today we will be discussing Lecture 14, Joint and Byproducts Costing. We are still on our series for Cost Accounting and Control. Before anything else, please like, share, and subscribe to Sirtuous Accounting Lessons PH and hit the notification bell button and comment down your questions, suggestions, and reactions for this video. Let's start. So let's talk about joint processes. Many companies create and sell numerous products. So, lalo na po, kapag kayong company, medyo malaki, no? They really sell, hindi lang naman po sila nagpo-focus lamang sa isang uri lamang ng product line, no? Many companies actually that we know, on a practical sense, create and sell numerous products. Some businesses utilize multiple manufacturing methods to produce a diverse range of goods, and others naman employ a single process pero yung kinalalabasan iba-iba marami, no? So ang pag-uusapan natin here in joint process is para bang isa lang ang pinagmulan pero ang dami niyang pwedeng maging resulta, no? We have three examples here, no, nung ating sinasabing joint process. Number one, a poultry processing facility can generate pwedeng whole chicken lang mismo, di ba? O hindi po kaya, pag kinat na natin, chicken parts na yon. Hindi po kaya, ground chicken and even fertilizer coming only from a main single input. Another example, the refining of crude oil that can result in gasoline, motor oil, heating oil, kerosene. And then these mining operations naman can give us copper, silver, gold, and so on, no? So joint processes, you can look at it as parang we only started with one single input and one single process, but it gave us many results, no? It gave us numerous products, ika nga yung ating yield, no, na sinasabi, eh naging iba-iba coming from a single process. Now to understand these joint processes, we are to discuss these terminologies one by one. Okay, the first one is joint process. A joint process is one in which one product cannot be manufactured without producing others because we are actually dealing with one whole process, one single process, and actually one single input. Pero yung kinakalabasan niya marami. So kapag ka po ganun yung nature ng ating production, ang tawag po sa atin is joint processes. Now, the cost incurred for materials, labor, and overhead during that joint process, ang tawag naman po natin dun, joint cost. Ngayon po, ang pinakapag-uusapan po natin later on sa ating discussion na may computation or sa ating problems later on is paano po ba natin properly i-allocate yung mga joint cost. Kasi sama-sama sila nung pinoproduce pa lang sila eh. Nung production, during the production process, sama-sama, no? So yung ginagastos natin basically is para bang iisa lang din, no? Pero ang nagiging resulta kasi natin madami, so kailangan nating i-allocate yung ating mga joint costs either using a physical measure or a monetary measure which we will be enumerating later. Okay? Pero let's say for example, syempre kailangan mo pa siyang i-develop pagkatapos natin gawin yung proseso, eh hindi natin maiiwasan na may mga separate cost pa tayo that we have to take into account din naman dun sa mga specific products natin because they may be incurred later in the production stages. Okay? And yung sinasabi naman po natin kinalalabasan ng ating mismong joint process, ang tawag po dun sa mga products natin yon is joint products. Okay? Ngayon, paano naman natin masasabi na, 'di ba, sabi natin, yung proseso, isa lang ang pinagdaanan pero isa lang din yung input pero maraming pwedeng kalabasan. Ngayon, kailan natin masasabi na identifiable na siya into different products? Ang tawag naman po natin doon is what we call the split off point. The split off point is the point at which joint process outputs are identifiable na siya as individual products. Okay, ang tawag po sa kanya split off point. Pero on the side, meron din pong mga nagiging output yung ating joint processes, pero hindi siya yung main products natin. So kung hindi sila ang main products natin, baka sila po ay byproducts or scrap. Okay? So byproducts and scrap are incidental outputs of a joint process.
those are actually also saleable with byproducts having higher sales value than scrap. Pero hindi sila yung ating main output na nakukuha from our joint process. And syempre, hindi maiiwasan on our process na wala namang sales value, meron din po tayong final residual output na ang tawag po natin ay waste. Ayan. Okay. So, we have some examples here. No? For example, sa ating pong agriculture processing, no? Galing sa pineapples, pwedeng pineapple rings yung nakadelata na siya na pineapple rings, 'di ba? Pag binuksan mo yung delata, nakabilog-bilog na yung ano, yung pineapples. O hindi po kaya the usual one that you know, which is pineapple juice. O hindi po kaya crushed pineapple, sana all crushed. Okay? O hindi po kaya yung ating mga pineapple tidbits na hinahalo natin sa pininyahang manok, o di po ba? O hindi po kaya baka may naglalagay din sa inyo ng pineapple sa adobo. 'Di ba? Yun ang nilalagay natin yung ating pineapple tidbits, no, or pineapple chunks, okay? And then galing naman po sa pig, no? For example, although madalas po nating ginagawa usually is binibili natin siya sa grocery or sa palengke na naka-cut na siya, no? Pero ang pig din po is maraming pwedeng kalapasan coming from its process. Pwede siya maging bacon, pwede siya maging ham, pwede siya maging spare ribs, pwede siya maging roast pork, and a lot more possibilities. Lalo na po magpapasko, syempre Christmas ham. Dun din naman po galing iyon. Okay? Okay, dito naman po sa extractive industries, coal. Pwede po siya maging gas, benzol, or tar. And then yung nabanggit din po natin kanina, which is crude oil, galing po dyan is pwede po siya maging gasoline, diesel, LPG, and even asphalt po. So, yun po, no? Galing po sila sa mga single inputs, pero yung joint products, yung output na kinilalabasan, pwede po iba-iba. Ganun po ang nagiging resulta ng joint process. Okay, so we have a diagram here. Kailan po ba nangyayari yung tinatawag nating accumulation of joint costs and accumulation of separate costs hanggang matapos mo yung mismong produkto? And when can you say na identifiable na siya as a separate product? So, syempre, at 0%, wala ka pa naumpisahan. And then, you will undergo the joint process. And on that joint process, syempre naman, mag-accumulate ka ng ating joint cost. Now, at the very first time na identifiable na po yung ating mga produkto sa kani-kanilang mga characteristics, ika nga, no? Sa kani-kanilang characteristics as a separate output, ang tawag na po doon is split off point. Nagsisplit na, naghiwalay na. No? Marami akong kilalang ganyan. Kaya hindi na umabot ng December. Nag-split off point na sila. So, tag nyo yung tropa nyo na nag-split off point na bago mag-December. Okay. Now, doon sa split off point, doon na po natin makikita yung joint products natin at saka yung mga kinalalabasan din po na hindi naman natin main products pero baka meron din po tayong byproducts. Pero syempre, kailangan nating matapos until completion yung mga products po natin niyon up to 100%, and syempre hindi maiiwasan. Meron na po tayong mga separate cost na specific lamang dun sa bacon, specific dun sa Christmas ham, specific dun sa roast pork. No, na hindi mo gagastosin for bacon, hindi mo gagastosin yung sa Christmas ham kasi individually cost nila yon by themselves. Okay? Until completion 100%. Okay? So ganyan po usually yung nangyayaring process, no? Ang pinaka point po natin dito is mahalaga po na malaman natin yung split off point kasi doon na po siya nagiging identifiable as a separate product by themselves, no? So again, tag mo yung tropa mo na inabutan ng split off point, hindi na umabot ng Christmas time. Okay, actually Kinney and Ryburn's, Kinney ba to? Kinney, whatever. So, Kinney and Ryburn's textbook actually gives us a more detailed example, no,
kung paano po ba yung mga nangyayari during joint process, and what are the possibilities na meron pang joint process within a joint process. Okay? So, for example, Department 1 is the first joint process. Nag-accumulate tayo ng direct materials, direct labor, overhead sa ating mga joint products. Kapag ka may waste, discarded na siya, tapon talaga, no? With no sales value. Pero syempre, may gastos din po tayo sa disposal cost. Okay? And then, dahil po tayo po ay nagkakaroon ng production process, baka nagkakaroon din po tayo ng tinatawag nating scrap. Di ba minsan sa Facebook may nagtitinda ng ganun? Ang tawag nila parang scrap ham. Mga ganun, di ba? So, parang ganun din naman yung nature niya, no? But focusing here on our joint process, so after magkaroon ng joint process, magkakaroon na ng split off point, no? So, ma-distinguish mo na alin si product A, alin si product B, alin si product C, no? And dun ka na po mag-allocate ng joint cost base sa ating mga joint products A, B, C. Okay? Now, here, for example, si product A, ano na siya? Bacon na siya, no? Distinguishable na siya as bacon. Pero may mga kailangan pa tayong gawing proseso para talagang maging legit bacon na siya. Product A is separately processed further, no? Additional cost of materials, labor, and overhead naman ay ma-i-incur mo pa rin. Yun nga lang, dahil separate cost na siya, assignable na lang po siya kay product A. And then, yun nga po, pag natapos mo na, cost of goods manufactured na siya. Pag nabenta, cost of goods sold na siya. Okay. Doon naman po sa kabilang department, ito pa lang si B tsaka si C, may sarili pang joint process na dadaanan. Magkasama pa sila, sana all, 'di ba? Magkasama pa, no, hanggang Pasko. Sana all, 'di ba? So magkasama pa pala si B and C, no? And possible po 'yan na there is a joint process within a joint process. Okay? So, pagdating po ng split off point ni B and C, naghiwalay din pala, hindi po ba? No? So, meron ka din po na i-allocate din naman na joint cost dun sa kanilang joint production. No? Okay? So, may split off point din po sila. Then, for example, si product B din po ready ng ibenta, pwede na siyang maging cost of goods manufactured, pwede rin po siyang ibenta na at split off point kung wala nang further processing na kailangan gawin sa kanya. Now, let's say for example here, si product C, no? Kailangan pa pala niya ng further processing kasi magpapasko, Christmas ham pala siya. Kailangan sarapan yung sauce nung Christmas ham. Kailangan maraming curing na gagawin. So, magkakaroon pa po tayo ng mga separate costs sa kanya, no? Na sa kanya lang po uniquely i-assign until matapos po natin yung produktong yon. Pero saan po siya lahat ng galing? Sa baboy, 'di ba? Sa pig, no? Sa pig, sa pork po, no? Na nanggaling yung ating bacon, yung ating Christmas ham, 'di ba? And the story goes like that po, no? Eh, yun lang naman po yung example, no? At sana may natutunan kayo dun sa proseso na ating binanggit. Okay. Now that we have mentioning the allocation of joint costs to our joint products, meron po tayong iba-ibang methods ng pag-allocate po ng joint costs. Pwede pong by physical measure based on number of units, pwedeng average unit, pwedeng the actual units by itself, o di po kaya mag-a-assign po tayo ng weights, pwede rin po yon. Or pwede rin po natin i-allocate based on sales value. Dalawang uri ng sales value. Yung una po, sales value at split off point. Yung pangalawa naman po is magko-compute po tayo ng tinatawag na net realizable value. And then next naman po natin is yung tinatawag po nating approach na constant gross margin. You will understand all of these in detail kapag ka po nandun na po tayo later sa ating problem solving. Pag may numbers na po tayo, dun po natin mas magigets yan. So, diretso lang po muna ako ng discussion. May sinasabi po tayo kanina yung byproducts. Kapag ka naman po byproducts, they are only secondary products with minimal value and they don't actually equal in importance, no? Yung ating mga main joint products na nabanggit kanina, no? Pero, alam nyo ba, pwede pa rin naman pagkakitaan yan ng company, no? Na at a certain point, no? May mga gagamit niyan, and we have examples later on, no?
Ngayon, meron po tayong cost din po ng byproducts na kailangan din naman pong i-take into consideration either at the time of production or at the time of sale. Kapag ka po, time of production, ang tawag po sa kanya ay net realizable value method. That we evaluate the byproducts at its net realizable value at the time of production. Okay? Kaya po ang nangyayari, yun pong net realizable value na yun na ginagamit po natin to reduce the joint cost of the main products, resulting in a credit to the work in process inventory account, and then kapag ka nabenta po natin, we debit cash or accounts receivable and credit na po natin yung byproducts kasi ide-debit po natin siya, dinebit nyo po siya kanina nung nag-credit ka sa work in process account. Okay, so kailangan natin malaman yung cost no, na i-assign natin sa kanya. Pwede rin naman po yung tinatawag nating realizable value method na we recognize the value of the products at the time of sale lang, no? Nung mismong byproducts natin. Ngayon po, yung sales value na yon, pwedeng, sabi ni Ma'am Rante, sales revenue mismo on byproducts. Ire-report mo sa iyong income statement, sales revenue mo mismo. Other textbooks naman tell us na pwede mo siyang i-present as other income, no? Ako, I agree with this, ano, yung other income. Kasi hindi mo naman siya main product para i-present as a sales revenue talaga. So, pwede mo rin siyang ibenta, or I mean, i-present rather, no, sa ating income statement as other income. Pwede rin naman po, kabawasan siya sa cost of goods sold. Same lang naman din ang effect, no? O di kaya, sabi rin ni Ma'am Rante, pwede rin naman po sa mismong cost of goods manufactured ibawas. Pero ako, I certainly agree sa presentation niya as other income. Kasi naipipresent mo siya as kinita mo sa byproducts and at the same time, naisa-separate mo siya dun sa iyong main products, no? Yung main joint products mo. No? Whatever it is something that the company gains din naman po. Okay? Meron din po tayong problem later na patungkol naman po sa byproducts. Okay, here are some examples of byproducts. Number one, whey is a byproduct of cheese making. During the cheese production process, milk is curdled to separate the solid curds from the liquid whey. The curds are used to make cheese, while the whey is the liquid byproduct. Pwede, pwede mo rin ibenta. Sawdust, okay? Nasa workshop ka ng wood, no? It is generated as a byproduct when wood is cut or shaped during the product process. Ngayon, ang main goal po natin is mag-produce ng wood products. Yun po yung ating mga joint products. Sawdust is a byproduct that can be repurposed for various uses at marami rin pong bumibili niyang sawdust na yan. And then, going further, we also have glycerin from biodiesel production and citrus pulp from extracting juices from citrus fruits. Yan po yung ating mga example ng byproducts. Isa rin pong pag-uusapan natin later is kailangan po nating pagdesisyonan, no? Sell as is o process further? Nasa split off point na tayo. Sabi nga po natin kanina, split off point is the point where the products are recognizable already as standalone items. Ngayon, ang tanong, sell as is o process further? Yun nga lang, pag process further, asahan mo, meron kang tinatawag na further processing cost. Separate cost na talagang kanya lang, di po ba? So, kailangan nating balancing mabuti kung bibenta ko na ba siya as is o kailangan ko pang i-process further at kikita pa rin ako. O baka kapag ka nag-process further ako, lugi na ako sa gastos ng further processing. Later on din po, meron po tayong problem patungkol dyan para mas maintindihan po natin numerically. And dahil nabanggit ko nga po may problem tayo dyan, we now move on to problems. Hello, and now we are ready to solve problems. So before anything else, please download the handout and the link is available in the description box. So if you're ready, let's answer problem number one. So for problem number one, Minzy Company buys crude oil. Refining this oil results in two products at split off point. Oil he and oil rin. Okay? So, in our problem,
Our main input is crude oil. And then, from the joint production process, nagkakaroon po tayo ngayon ng oil H. We can just call it oil H. And oil RIN or oil R. Okay? So, after split of point, nagsasplit po sila into oil H and oil R. Okay? Ganun po yung problem natin. Now, the joint cost of purchasing and processing the crude oil is 3,000. That generates 1,000 gallons of oil H and 500 gallons of oil RIN. Since sinabi naman po sa problem na 3,000, so our joint cost to allocate is 3,000. Okay? Now, at split of point, ang selling price po ni oil H is $4. Okay? And then, ang selling price naman po ni oil R is $2. Ito po yung selling price natin at split of point. So, lilabelan po natin kasi delikado nga po yung walang label. Hindi po ba? So, ito po yung ating joint cost na i-allocate. And then, ito po yung ating selling price at split of point. Pag walang label, baka mag-split eh. Okay, and then, additional info po na binigay sa inyo is pag pinrocess further daw po si He, okay? O, di ibang color na ako. Pag pinrocess further daw po si oil H, nagiging product honey. Ayan. Okay. Now, 1,000 gallons pa rin naman daw po. Pero, nagkakaroon na ng additional processing cost na 2,000. Okay? And then, naibebenta daw po ang honey ng magkano, yung product honey. Nagiging $5 na siya. Okay? And then, yung oil RIN naman daw po is nagiging product Taniel. Okay? So, product Daniel, 500 gallons pa rin po with additional processing cost of 1,000. So, ito po yung ating additional processing cost. And then, maibibenta daw po natin yon after further processing by $6. Okay? So, ito na po mismo yung problem. Ginawa na po natin ang diagram para mas maintindihan na po natin ng mas maayos without actually looking on the paragraphs of the problem anymore. Now, the problem asks you to calculate how the joint cost will be allocated under four methods. The first one, physical measure. The second one is sales value at split of point. The third one is the calculation of your net realizable value. And the fourth one is constant gross margin percentage. Okay, edi let's start with number one. So for number one, physical measure. Okay. Pag physical measure, madali lang. Since sinabi naman sa problem na in terms of gallons, edi kukunin mo lang ito at saka ito, no? But usually, pag sinabi sa problem, naka-weighted average o kaya naka-average, so susundin mo kung ano yung sinabi, no? Kung naka-average, naka-weighted average. But in the problem, ang sinabi naman po sa atin is yung mismong number of gallons na na-produce, no? Galing po sa processing ng crude oil, okay? So, for oil H, paano po mangyari? Your joint cost of 3,000 multiplied by, gagawa niya na po ng fraction, 1,000 all over, 1,000 plus 500, 1,500. So, pwede natin gawing 10 over 15, tsaka 5 over 15. O, di po kaya buuin nyo, 1,000 over 1,500, 500 over 1,500. Pero, to simplify, di 10 over 15 na lang. So, for H, paano po natin i-allocate ngayon yung joint cost? So, 3,000 times 10 over 15. Magkano po yan? Siyempre, kakalculator ko. 3,000 times 10 over 15, that is $2,000.
cascades. And then for oil, R, 3,000 times 5 over 15. At talagang kinalikyo ko pa, pero yung difference na lang naman na yun, 1,000. Okay? So, if ito po yung allocation natin ng joint cost na 3,000 using the physical measure. Okay. Pero as you can see, dapat when you get the total of your allocations to your joint products, dapat magto-total sila sa joint cost. So, the allocated joint cost to product H or to oil H is 2,000 and for R is 1,000. That's under physical measure. The second one na hinihingi po sa inyo is you will be doing the allocations by using the sales value at split of points. Pag sales value at split of point, ito po yun, di ba? Ito po yung selling price or sales value po natin per gallon at split of point. So, ito po yung gagamitin natin. Okay. So, syempre, ang first step po natin, letter A, kukunin po natin yung sales value nilang dalawa. Okay? Sales value po muna tayo. So, oil H is 1,000 gallons times $4. This gives us a total sales value of how much? 4,000. Okay? Baka i-calculate nyo pa yan. And then, for oil R, 500 gallons multiplied by, ito po yun, $2, which is $1,000. Ito po yung sales value niya at split of point. Siya po yung gagamitin nyo na ngayon na ratio. Okay? So, 4 plus 1, 5, 4, 5, 4 over 5, tsaka 1 over 5. Okay? So, your next step would be allocation. So, for oil H, so, joint cost po natin is 3,000. Okay? Multiplied by 4 over 5. Okay? So, 3,000 times 4 over 5, we have 2,400. And for oil R is our joint cost of 3,000 times 1 over 5. This is 600. 2,400 plus 600, we go back to 3,000. Okay? Ganun po siya. Number 3 po natin is using the net realizable value. Ganda sulat ko, no? Nagbuhat ng sariling bangko. Okay. Sa net realizable value naman po, ang atin pong concern is dito po sa area ng further processing. Okay? So, ang first po natin, letter A, is the calculation of our NRV. Now, sa NRV, i-assume natin na na-further process sila. Okay? I-assume po natin na na-further process sila. Okay? To get the net realizable value. Okay. So, what we do is, for oil H, naging honey na siya. Diba? So, that is $5. Saan ko kinuha? Ito yung after additional processing, ang selling price niya na $5 per gallon. Okay? Times 1,000 gallons, which is basically 5,000 minus yung further processing cost mo na 2,000, your NRV is 3,000. Okay? And then kay R naman, ang gagawin natin is ito, $6 times 500 gallons. So basically, this is 3,000 minus your further processing cost of 1,000. So, this is 2,000. Ito na ngayon yung ipang-allocate mo, 3 over 5, 2 over 5. Okay? So, paano na ngayon ang iyong allocation? Ang laki ng sulat ko, di kasha yung number 4.
Okay, anyway. So, for H, we have 3,000 multiplied by 3 plus 2, 5. So, 3 over 5. So, that gives you 1,800. And for oil R, we have 3,000 times 2 over 5. We have 1,200. Okay? O, hindi saan ko susulat yung number 4. O, screenshot nyo muna. Magbubura ako eh. Okay? Kasi hindi tayo nagkasya. Pasensya na, no? So, screenshot nyo muna mga kapatid. At, lalagay kayo number 4 doon. Screenshot nyo muna. Okay na tayo. O, sige. Kasi medyo mahaba yun eh. Na-screenshot nyo na. Buburahin ko na. Number 4 tayo. Ay. Naku, di malinis. Pasensya na, di malinis. Pwede na yan kami arte. Oo. Okay na yan. O, sige. Nararattle ako. Asan na ba ako? Number 4. Okay. Number 4. Next naman po is yung tinatawag nating constant gross margin percentage. Pero na ako na lahat kasi mahaba pala ito. Okay. So, dahil magkakompute po tayo ng gross margin, kailangan po natin ng sales information tsaka cost of goods sold information. Okay? So, start po tayo ngayon sa pagkocompute muna natin ng sales. Ibang color naman para masaya. Okay. Sales. Oh. Paano po yung sales natin? Kunin po natin lahat ng sales up to further processing. So, makakaroon po tayo ng naging honey na siya. For example, di ba? Na 5 times 1,000 gallons, that is 5,000. Tapos from oil rin, naging Daniel na siya, which is $6 times 500 gallons. This is 3,000. Gives you total sales of what? 8,000. Okay? Tapos, cost of goods sold. Siyempre, sa cost of goods sold, tatlong uri ng cost po. Yung pinakauna, huwag mong kakalimutan. Yung mismong naging pinagsimulan nilang lahat, which is your joint cost of 3,000. And then, yung further processing from herring, to honey. Ito po yun, 2,000. And yung further processing from rin to Daniel, which is 1,000. So, 3 plus 2 plus 1, cost of goods sold, 6,000. Okay? So, makaka-compute ka ngayon ng gross margin. Okay. So, dun sa gross margin, paano gagawin natin? Eh, di 8 minus 6, 2,000. Okay? Ngayon, kukuha ko ngayon ng sinasabing gross margin percentage. Coming from the word itself. What's your gross margin percentage? 2,000 divided by 8,000, your gross margin percentage is, ilan ba to? 2 divided by 8, 25%. So, kung 25% to, ang cost of goods sold mo, malamang 75%. Okay? So, yung cost of goods sold mo, 75%. O, hindi ready na tayong mag-allocate ngayon. O, paano ang allocation natin? Okay. So, for our allocation, syempre, start pa rin po tayo sa ating sales amount. Kasi nag-compute tayo ng percentages, di ba?
Sales amount po tayo. Okay? From Harry na naging honey, paano po gagawin natin dyan? We started with 5,000 times, kunin nyo po itong 75% na cost percentage po natin. Okay? 75%. So, ilan po yan? 5,000 times 0.75, 3,750. Tapos yung 370 po, ima-minus ko dun sa naging further processing na 2,000. So, syempre, 1,750. Kakalky ko pa. Ito na yung 4. Okay? Yung red naman na magiging Daniel. So, magkano ang selling price niya after further processing? 3,000. Times 75%. 2,250. Okay? Bring down ko dito. Minus further processing na 1,000. So, 1,250. Ngayon, mga kapatid, same concept. 1,750 tsaka 1,250. Pag pinag-add nyo pong dalawa, dapat ang lalabas yung 3,000 na joint cost. Okay? So, yun po. Ganun po gawin yung constant gross margin percentage. Screenshot nyo muna bago ko burahin. Okay na. Yun na yun. Okay. Huwag mo nang aalis. May next problem pa tayo. Sell as is or process further na decisions. Buburahin ko lang muna uli ito. Diyan lang kayo. Okay, problem 2 na po tayo mga kapatid. Pero bago yon, I'll just give you an extended explanation of number 4 earlier in the constant gross margin percentage kung bakit ganun yung pagkaka-percentage na ginamit, no? Earlier, we were very procedural, so let me tell you the main concept on why we are doing that, no? So, balikan natin kanina, dun na sa part ng allocation, okay? So, dito tayo sa H. Again, di ba, we start with, magkano ba yung selling price niya lahat-lahat after further processing, di ba, 5,000. Saan natin siya minultiply, di ba, dun sa complement ng gross margin percentage. Kung 25% yung gross margin percentage, ang cost percentage mo, 75%, di ba? So, pag minultiply ko to ng 75%, ang ibig sabihin, kinukuha ko yung cost of goods sold at 5,000 na selling price. In short, kinukuha ko yung cost. Okay? Which is, anong lalabas dito? 3,750. Ito lahat ng cost. Ano ang laman nung 3,750? Lahat. Further processing cost, tsaka allocated joint cost. So, pag minus ko sa kanya, yung further processing natin na 2,000, ito na yung kanyang allocated joint cost na 1,750. Kaya ang ginagamit nating percentage is the complement of the gross margin percentage para makuha natin yung total cost, both your further processing cost and your allocated joint cost. Ito lahat yung total cost na yun. Okay? So, kanina rin, same with R, 3,000, 75%, ilan nga uli yun? Nandun yung calcio ko. Okay? Nandun yung calcio ko. So, 3,000 times 75%, so 2,250 minus 1,000. Ano yung 2,250? Yung total cost. Both your joint cost and your further processing cost. So, pag minus ko yung further processing, ang lalabas yung allocated joint cost, which is 1,250. Tapos, pag pinag-add mo yung dalawa, yan yung 3,000. Okay? Yan yung main explanation ng ating allocation kung bakit ganun po yung proseso ng allocation natin kanina. Okay? Ito po yung kanina nating problem 1, number 4. Okay. O, sige. Diretso tayo ngayon sa problem 2.
Okay? Problem 2, mga kapatid. Minjing Industries produces 3 products that are derived from a single raw material. So, kung ano man po yung single raw material, ang nabubuo daw pong products is product A, product B, and product C. Okay, don't forget to look at your handout ha, para baka sinusundan nyo lang yung sinasabi ko, nandun po sa handout yung problem. Okay, the following cost and revenue data are available. Ang binigay po sa atin is sales value at split off point. What if binenta mo na siya at split off point, magkano sales value? And then, binigyan din po tayo ng sales value after processing further. So, in case nag-process further, magkano naman yung sales value? And then the two kinds of cost, yung ating pong allocated joint cost, well, the problem is a bit kind, binigay na po sa inyo yung joint cost na naka-allocate na. Okay? And then the cost of processing further, binigay din po sa inyo. Ang tanong po sa atin, which of the following product lines should be processed further and which should be sold at split off point? Dalawang method po ang ituturo ko sa inyo, isang short method, isang long method. Start tayo agad sa short method kasi alam ko naman excited kayo sa mga ano, sa mga shortcuts, hindi ba, as accountancy, no? Sa incremental analysis muna tayo de-diretso. Okay. Mga kapatid, pag incremental analysis, from the word itself, incremental, mga differences lang yung i-check natin. Okay? So, ganito nyo po siya gagawin. Sales value at further processing. Ibig sabihin, nung finurder process mo siya, magkano naging sales value, basically, mas mataas yan kesa sa sales value niya at split off point. No? So, lalagay ko dito, A, B, C. Okay? So, 80,000. And then for B is 120,000. And for C is 45,000. Iko-compare natin siya ngayon with the sales value at split off point. Na kung binenta mo na siya at split off point, magkano lang sana? Okay? 60,000. Hindi talaga to minus, but it's some sort of a comparison, no? Pero nilagay ko lang na minus kasi after all, limang minus naman natin, no? But it's actually a comparison, okay? And then for B is 75 and for C is 30. Actually, itong question na to pang management accounting na to kasi medyo decision making na to, pero okay lang malaman nyo ng mas maaga, mas maganda, okay? So ito yung tinatawag po natin incremental revenue at split after selling incremental revenue at selling after further processing, haba kasi. Okay, so incremental revenue. Magkano madadagdag sa revenue kung sakaling nag-process further tayo? 80 versus 60, di 20,000. 120 minus 75, 45,000. 45 minus 30, 15,000. Sa unang tingin, ano decision mo? Eh, process further tayo. Mas mataas ang kikitain natin. May additional revenue tayo pag nag-process further. Bakit pa pinag-iisipan? Kailangan mong i-check kung magkano yung ginastos mo to process it further. Huwag kang bira ng bira. So, check mo yung cost of further processing. Cost of further processing. Magkano ang cost of further processing kay A? 25,000. Kay B? 30,000. And kay C? 5,000. Okay. O ngayon, tingnan nyo nangyari. Profit ng further processing. 20 ang incremental revenue mo kay A, pero 25,000 pala ang ginastos mo to process it further. Nag-negative ka pa ngayon, 5,000. Okay? Dito, positive, 15. Dito, positive 10. So, ang tanong, process further? No? Yes? Yes. Okay?
Okay? Gets? Long method tayo. Di ko alam tawag eh, pero long method eh. By totals. Di ko alam tawag eh, pero lahat i-account natin. By totals. Ayan. Pag by total sa sin lahat, no? Yung isang, yung unang what if, naging kayo, di joke lang, what if, sold at split of point. Number two, what if, di kanya iniwan, what if, sold at further processing. Okay. Unang analysis natin, what if sold at split of point. Okay, so, number one muna tayo. Sales value at SOP, split of point. O, di kukunin ko lang din yung split of point na sales value. 60,000, 75,000, and 30,000. Dahil binenta mo at split of point, ano lang ang ipang kukumpare mong cost sa kanya to get the profit? Siyempre, yung mismong allocated joint cost. O binigay na sa inyo, hindi na kayo pinag-compute. 40,000. And then, 50K. And 20K. Okay. Profit. Profit, gross margin, whatever. 60 minus, pwede rin, kinalikyo ko pa. 20,000. 75 minus 50, 25. 30 minus 20, 10. Iko-compare natin siya ngayon sa what if number 2 mo. Kung hindi kanya iniwan, dinire-diretso, process further. Oo. Kung hindi kanya iniwan, kung umabot kayo ng December, no? Paano kaya nangyari? Okay? So, ang gagawin natin is, sales value at process further, kukunin ko lang din ito ulit. 80,000, 120,000, 45. Ngayon, pag further processing cost, lahat ng cost, ima-minus mo. Lahat ng pinagdaanan nyo. Diba? Total, mahilig ka naman dyan, mag-ungkat ng mga pinagdaanan. Ganon din gagawin mo dito. Yung una, allocated joint cost, unang pinagdaanan yung cost yan eh. Minus 40, minus 50, minus 20. At saka yung cost ng further processing. Na, ito yun, no? 25. Tama ba? O, tama. Cost of further processing, 25. 30. At saka, asan na? 5,000. Ayan. Profit. 80 minus 40 minus 25. 15. 120 minus 50 minus 30, 40. 45 minus 20 minus 5, 20. Yan. Ngayon, tsaka ka magko-compare. Compare mo, total, mahilig mo siya i-compare sa dati mo. No? So, process further. Nung binenta ko at split of point, 20. Nung ibebenta ko siya at further processing, ang kikitain ko lang 15. Huwag na, benta ko at split of point. Nung binenta ko at split of point, 25. Pero nung binenta ko during process further, 40. Good. Ito, 10. Nung binenta ko process further, 20. Ay, pa-process further ko. Ngayon, ang dapat nalalabas din sa comparisons nyo, yung mismong incremental natin kanina. 20, bumaba ng 15, negative 5,000. 25, umangat ng 40, 15,000. 10, umangat ng 20, umangat ng 10,000. Oh, negative 5, negative 5. Positive 15, positive 15, positive 10, positive 10. Ganun, mag-decision making. Ito po ay patikim ng strategic cost management nyo next semester. Kasi management accounting to, mga kapatid. Labas muna ako, screenshot nyo to.
Okay? Tapos na tayo mag-compute, balik na tayo dun sa nagnanarrate ng slides, si Sir Chua din yun. Love you. Okay, I hope naintindihan nyo po yung ating mga problems na diniscuss for today. And this is the end of our lesson. Thank you for listening. Again, please like, share, and subscribe to Sir Chua's Accounting Lessons PH. And hit the notification bell button and comment down your questions, suggestions, and reactions for this video lesson. This has been Sir Chua's Accounting Lessons PH. To God be all the glory, honor, and praise. Thank you very much. Have a great day and Merry Christmas po sa inyong lahat.